Nag-start ako sa Pansy, nagsimba kasi kami noon, tapos nadaan kami sa Pet Shop, yung anak ko, pabili nung oriental na kalapate. Naingganyan na rin ako, bumili rin ako ng German Beauty. And then, 2007, may nag-introduce sa akin ng racing pigeon, si Richard Bilayo. Yun, doon nag-start na, na-ship naman ako sa racing pigeon. Kasi sa Pansy, magaganda siyang tingnan. Kaya lang, titingnan mo lang siya, andun lang siya, sa kulungan mo lang siya. Unlike sa racing pigeon, yung thrill ba nung karera? Mahilig tayo sa hayop. Meron tayong mga baboy, mga native, bibek, manok. Dati yung loft ko andun sa bahay namin, medyo masikip yung lugar namin, so nag-decide ako, ilipat na dito yung loft ko. Medyo maluwang ng konti kumpara dun sa amin. Ito yung business ko, Green Court Private Suite. Asa likod lang niya yung loft ko. Tara, punta tayo doon. Mas madalas ako dito sa loft ko kaysa sa bahay namin kasi yung business ko katabi ng loft ko. Andito tayo sa may bahagi ng aking hotel, tapos yung likod niya yung kulungan ko ng kalapate. Ito yung panalunan natin sa RMC One Loft Race and then yung mga finisher natin sa PHA MacArthur. Ito yung bakura natin na dito yung mga alaga akong hayop. Pag medyo nai-stress na sa hanap buhay, punta na ako dito sa likod. Mas madalas ako dito. Yung loft ko, simple lang. Kumbaga, naglibot-libot lang ako sa mga loft ng kaibigan. Napunta ako sa isang kaibigan ko sa Quezon. Yun, ginaya ko. Nung nagawa, mas maganda yakin sa kanya. Yan, dito yung hallway ko. Para may makalabas man na ibon, dito lang sila. Medyo secure. Dati, nawawalan ako ng ibon nung hindi pa ganito ka-secure. Ngayon, kumbaga, maka-alpas man sila dito, kawala man, maiwanan mang bukas, safe pa rin, hindi pa rin mawawala yung ibon kasi may screen din dito. Yun, yung linis ng loft, yun lang ang ginagawa namin, tsaka yung ventilation. Ayan, ito, simple lang naman to eh, yung nabibili lang sa hardware na plastic screen. Ayan, madali lang ikabit, tinali lang namin ng alambre. Ito yung landing board natin. Dito kami nag-aabang ng ibon. Oras na nandatingan nila. Dito na lang namin sila hinuhuli. Dito namin kinukuha yung sticker. Dati, isa lang yung loft ko. Medyo nadagdagan yung ibon. So, nagpagawa tayo ng bagong loft. Medyo maliit lang din naman ng konti. Nagdagdag kami ng isa pang loft kasi medyo crowded na dun sa isa sa uluma kong loft. So, pinagawa ko to. Medyo maliit lang. Ginagamit kong line, yung mga line ni Boss Nelson Chua, tsaka ni Boss Egayap. Ito yung isa sa mga paborito kong ibon. Kak. Line ni Boss Egay to. Magaling to. Ito yung tatay nung champion natin ng Katbalogan sa RMC. Itong kak na to, gift bird sa akin to ni Boss Nelson eh. Nag-produce siya ng MacArthur finisher. Nagustuhan ko tong ibon na to. Kumbaga, pang long distance eh, ng malayo. Kaya ito ginagamit ko, kumbaga, mabilis tapos dumudulo. Isa din sa paborito ko, Jansen De Klerk. Nag-produce na siya ng second overall sa akin. Nakabilang tayo sa NEPA, Nueva Ecija Homing Pigeon Association. Ito yung mga ka-member natin sa NEPA, ayan, si Aris Incarnacion, si Jonas Galvez, si Ato, si Richard Bilayo, si Victor Joy Agapito. Ang pagsali sa club, para sa akin, kumbaga, ano yan eh, doon ka makaka-build ng kaibigan. Marami tayong makikilalang bagong kaibigan sa pagsali natin sa club. Ito yung mga member din natin sa NEPA, sila.
Yan. Mula nung nagkalapate ko, medyo nabawasan yung bisyo, yung pag-inom. Dati-dati, mahilig ako uminom eh. Nung nagkalapate, hindi na. Ito yung tao natin, si Nick. Eh, si Sir Sandy po, okay po sa tao. Hindi po siya yung mataas na kuwan. Tapos, parang ano lang po kami dito. Mga talagang magkakasama lang po kami. Ganun. Para pong mga anak ko na po yung mga alaga ko, talaga pong inaasikaso ko po sila ng, ano, ng maayos. Oh, pag may sakit sila, parang pati ako nagkakasakit din eh. Kumbaga, nagiging malungkot tayo. Hanapan po sila ng bibigay na gamot. Tatanong ko po agad kay Sir kung ano po yung kailangan namin na, ano, na ibigay. Very supportive naman si Doc AJ sa Mag-iibon eh. Malaking bagay sa amin yung excellence, kaya kapag pauwi rin tayo na MacArthur sa tulong ng excellence. Napamahal na sa akin yung kalapate, so kailangan bigyan siya ng oras eh. Pagka hindi mo pinagtuunan, wala, gulong. Yung lesson na natutunan ko dito, kumbaga yung acceptance, kailangan marunong tayong tumanggap ng pagkatalo. Yung may papayo ko lang sa mga mag-iibon, kumbaga, huwag natin masyadong seryosohin itong pag-iibon. Kumbaga, darating at darating yung time natin kung kailan tayo mananalo, huwag lang tayong maiinip. Yung sa alagang magaling, kumbaga to, very informative. Hindi lang newbie at saka veterans ang matututo. Lahat, marami kang mapupulot dito. Manood lang tayo lagi nito.